Episode 89. Yung last. Long time no see. Ilang buwan tayo hindi nakita? Mga 1.5. E-heads tour, yeah. Heads tour. Pero, after Bogart, pumunta kang Amerika. Yeah. Nag-NAM ka. Yeah, kaya matagal kasi nag-NAM. Nag-NAM ka. Pagbalik mo, ako naman yung umalis. So, madami naghahanap. So, we're back in the meantime. Uh-oh. Tapos, ako una ko. Anong kwento nung NAM? Hindi kasing laki pa rin ng before. Wala si Fender, wala si Gibson. Although, sabi nila 2024 mas okay. Although, okay rin kasi yung China nag-open up. So, andun na rin yung mga taga-China, which kakalabas lang rin nila. Sa kanila, kakalabas lang nila from the pandemic 2023. So, yun. Masaya rin mag-travel given the pandemic. Tsaka, iba rin dun. Ikaw, anong... Hindi, sandali. Hindi pa ako tapos. Sorry. Anong mga nakita mong interesting sa NAM? Hindi pa talaga tayo nag-usap. First time natin nag-usap. Nagte-text tayo. Pero ngayon lang tayo face-to-face nag-usap. Sa NAM... more of yung sa drums, like may mga nakita kami mga bago, pero with regards sa technology, parang wala pa rin masyadong bagong-bago. May mga dadalhin ka bang brands for D&D? Yeah, most likely yung Dixon na drums. The drums. Yeah. Okay. Matagal na rin yun eh. Nung year 2000, I think meron na. Saan gawa yung mga Dixon drums? Taiwan. Taiwan. Anong company siya? American? American talaga American siya. American company. Yeah. But I think it's being run sa Taiwan. Okay. Anong dadalhin mo? Complete sets? Complete sets. Snares. Nakita ko nung isang araw may mga hardware. Snares. Eh. Kausap mo si Chris Premium at si Bajau. Bajau. Tapos, ito pa. Nanood kang Coachella. Alam ay, mo nga. Anong kwento mo sa Coachella? Hindi natin na pag-usapan yun. Hindi ay, in di person. Ba, ano, hindi in person. Ay, di, tsaka, yeah. Nagte-textan ano. Tayo, pero... Yeah, iba rin. Iba rin. Parang... Anong day ka nanonood? Anong week ka nanonood? First weekend, second weekend? Second weekend. Sinong... Nawala na si Frank Ocean. Ah, wala na si Frank Ocean. Oo. So, ang kasama mo, your wife si Jana, si Attorney. Si Attorney, tsaka si... Sino pa isa? Si Earl. Kilala ko ba si Earl? Parang hindi ko yata kilala si Earl. Kilala ni Echo rin eh. Kilala ni Echo si fan Earl. Siya ng Bird. Paano pumunta? Saan kayo galing? LA kayo based, galing LA. Diba? LA so, based. Nag-drive kami to Indo Valley. So, ilang hours stay kami yan? Sa isang... Ilang hours from LA? An hour? Okay, not two, bad. Two hours. 2 hours 20. Ganun. Kumusta yung traffic papuntang... Papunta, not so bad. Pauwi medyo grabe kasi sabay-sabay pauwi. Pero nung una... Pumunta kayo on the day of the show or a day before the show? On the day. Which is a Friday or a Saturday? Friday. Tapos nag-check-in kayo? Oo. Kumuha kami ng parang Airbnb. Tapos doon kami nag-check-in before going to the concert. Pero papunta doon... yung Airbnb namin is like 20 minutes away. Mm-hmm. Pero parang nangyari... 2 hours yung papunta kasi maraming one-way. Two hours away by lakad or by kotse? Hindi, 20 minutes by car. Ah, okay. Na okay. Naging malayo. 2 hours. Okay, okay. Yung whole thing. So magdadrive ko pa rin from Airbnb to the concert grounds? Oo. Tapos doon na kayo magpark? Oo. Tapos, ilang araw yung concert na pinanood mo? Three days. Nag-camp out kayo o bumabalik kayo sa hotel? Bumabalik. Anong oras kayo pumupunta sa concert? Mga 2 or 3, ganun. Hapon na. Oo. Tapos alis mga 12. After ng headliner. Oo. Sino yung mga memorable acts na napanood mo? For me, parang maraming mga electronic acts na magaling. Like yung mga DJs nila, ibang klase. Yung Tale of Us. Tapos yung mga... Sino pa ba? Fred again. Squidex. Oh, pinag-usapan natin nung Cebu. Cebu pa tayo nag-usap. Fred again. Galing nga eh. Na nakuha nila yung as a replacement. Yung pinaka-recent or... I guess malapit lang. Lipa rin yung US. Mm-hmm. Yun. Tapos, sino pa ba?
May isang band eh. Ang pangalan nila? Parang girl yung singer. Magaling din. Chemical Brothers. Ay, program. Sorry. Yeah, Chemical Brothers. Solid. Underworld. Sino mas gusto mo? Parang mas dark yung Underworld. Dark. Mas trip ko eh. Galing. Diba? Mas diba? Ano ba? Mas techno sila ngayon? O mas house? Parang kung pinakinggan mo yung recording, medyo... Parang medyo... Hindi ganun ka-light. Ah, hindi ganun kabigat. Pero maganda. I mean, may pagka-dark. Pero sa live, sobrang... Parang Nine Inch Nails, diba? Mm-hmm. Yung recording. Okay. Ah, maganda. Pero pag live, parang mas... Ano nadadagdag besides the visuals and the lights? Parang mas mabigat yung drums eh. Merong ano. Or baka kasi 90s recording hindi, yung tsaka, mga iba. Hindi, tsaka may ano yun eh. Naka speakers na malalaki. Oh. Diba? Hindi yung sa bahay lang. Pero sa recording kasi, like, hindi bombastic yung drums. Pero sa live, sobrang lakas. Siyempre, ano na nila for arena, no? Grabe. Tsaka parang yun yung nakita ko na... Dalawa lang sila. Tapos, medyo bumabalik yung electronic music. Okay. Anong take away mo sa Frank? Si Frank na umalis na, hindi siya nag-no-show siya? Oh, anong take away mo? Nung, dahil nandun ka, anong ano mo? Madami ako nabasa, pero ano, personally, anong take away mo? Noong una, inisip ko medyo hassle. Pero, inisip ko rin, sure naman magkakaroon ng replacement. So, exciting din to know who the replacement's gonna be. So, okay din. Uulit ka ba ng Coachella? Yeah. Pero inisip ko, baka okay din ibang festival. Like Tomorrowland. Or... Ah, pwede. Mas electronic na yun. or, I don't know. Yeah. Kumbaga, also, nakita ko rin like maybe how a festival should be run. Kasi in that regard, makita mo like yung toilets nila may... Madaling mag-CR. Oh, may aircon yung toilets. Pero tapos madumi, bakal. Malinis. Malinis. Ilang minutes bago ka makabalik, ilang kanta mamimiss mo? Wala. Kasi ang daming stall eh. Madami. Importante tapos yan. Stainless steel na parang make temporary na permanent. Mm-mm. Meron ding portalets para sa mga tao na walang pake. Pero ang dami mong option. Pati sa food and like drinks. Gaano katagal pumila kung wari kukuha ka? Matagal yung lemonade, pero yung water, yung ginawa nila, may parang poste dun. Tapos may parang 10 na gripo per side. Free. Tapos kuha ka lang. Ganun ba sa ano? Sa Wonderland, free din yata yung water. Ganun ba? Hindi ko alam. Parang pwede ka mag-refill. I think that should be a thing. Dapat free para walang... Libre yung water sa mga festival. Siyempre, oo. Oo. Ano pang ginawa niyo sa America? Nanood ka ba NBA? Hindi. Nanood kami ng John Mayer. Pero medyo disappointed ako. Bakit? Kasi ano siya eh, parang solo. So mag-isa lang siya. And bar, steel. Club, theater? Arena. Arena siya lang. Although, siya bakit lang, solo? Pero walang hits. Walang, parang nagsispeed lang siya. Tapos, hardcore fans lang dapat. Ganun. Or parang babae lang dapat. Natuwa ba si John ha? Siya tungtuwa siya. Tapos yung mga babae, kasi may alcohol din eh. So, lasing sila. Nagsigawan, grabe. Siyempre, John Mayer. Diba? Ganun talaga. Ayun. But yeah, masaya. Coachella, tingin ko, should be... Like, yun dapat yung aspiration ng mga festivals dito. Mm-hmm. Or ano, alam mo yun. Yung safety-wise, tsaka... At saka may ano pala kami, nagka-incident pala kami sa pit na may parang hinimatay bigla. So, yung mga tao sumisigaw ng medic. Mm-hmm. Tapos, after like a minute, sumisigaw lang lahat ng tao, dumating rin talaga yung medic. Ganun. So, inisip ko, if ibang country baka hindi ganun kabilis. So, yun. Okay rin yung ganun. Yun lang. Ayun. Ikaw, kamusta yung US mo? I'm sure maraming kwento, pero... May gusto makaalam kung how it was. Magpo-post na lang ako ng videos. Madami na video ko lahat. Pero sa maikling kwento, ang mga highlights ko, napanood ko The Cure ulit. Yun. Sa Vancouver. Nanood kami ng LA versus Nuggets last game. The eventual champions. So nakita ko, sabi ko... Hindi naman ako super fan ng either team kasi hindi yun yung team ko. Pero
parang feeling ko makikita ko na yung magcha-champion dun sa dalawa. Mm. For that, ano, so napanood namin yun. Nanood kami na yung baseball. Ako, first time. Nice, kasi kasama ko si Shinji, yun ang NBA ni Shinji. Yung baseball. May dalawang hapon na competing. Yun ba yung Japanese na pitcher superstar, hitter? Yes. Pitcher hitter. So pang- Otani. Otani. Oo, yun ang ano niya. Parang kinikwento ko sa kanya yung NBA, wala siya pakialam. Pero pag kinwento niya yung ano, parang... Hindi mo sinabi Rui Hachimura. Tapos na nagbike ako sa Whistler, nagbike kami sa Whistler, so Mecca. Nakita ko maraming kaibigan. Anyway, maglalabas ako ng video soon pag hindi na pag sinipag ako mag-edit. Baka may ano ka lang kahit isang story from the trip. Baka may favorite memory or experience. Ah, maganda 'yon. Yung favorite experience ko, si Atari, siya yung road manager ko for the trip. In one of the legs sa Canada, manunod siya ng Taylor Swift. Pupunta siya sa Pittsburgh sa... From Canada. From Canada. Tatawid siya ng ano, aeroplano to Pittsburgh. Manunod siya ng Taylor Swift. Nandun nakatira yung sister ko, si Prue. Yung flight niya, sa madaling kwento, na-cancel. Mm. So noon lang ako na-stress kasi wala na ibang flights. Tapos bukas na yung show. So, ang dami kong tinawagan. Eventually, nakahanap ako ng magda-drive sa kanya across the border ng may passport. Mm-hmm. Hindi ko kilala tong person na to. Ni-refer lang nung one of the people there na I'd like to thank everybody who helped me. Pero for like 3 hours, hindi ako makatulog, hindi ako makaisip kasi sinusundan ko yung iPhone niya, diba, tracking across the border to crossing New York sa may Niagara Falls. Saan tapos sa Canada nun? Nasa ano kami, Hamilton near Ontario. So tinawid pa siya sa border at sinundo pa siya nung kapatid ko mga 5-hour drive pa sa yung sister ko pabalik. So yun yung pinaka wild na kwento. Sana ma-appreciate yun ni Taylor Swift. I'm sure ano, yung flight na sasakyan niya, madaming Swifties. Swifties. Kita niya yung grabe, mga jacket no? Eh, naka-merch eh. Diba kilala mo yung mga fans eh, diba? Anyway, so yun yung story ko. Mabalik tayo sa DJ. Dumating tayo dito. Kaya tayo nandito sa bahay mo. Sinusubukan, may bago kang fascination toy. Ng toy. Tell us about it. Yun, nakausap lang ako ni Diego Castillo. Which Diego? Castillo. Nung isang gig sa 12 Monkeys. Tapos, wala lang. Parang finload lang niya yung idea sa akin na parang ba't di mo mag-try ganun. So I had a controller na reloop na computer, yung nakadikit sa computer. Mm-hmm. So mga about a month, tinatry ko lang siya. Okay naman, parang masaya rin. Na-enjoy mo? Oh, na-enjoy ko. Tapos parang after a month, naisip ko, medyo hassle tumingin sa computer all the time. So yun nga, kahit naman tayo, mas gusto natin yung hardware. Talaga, diba? So yun, may nakita ako on sales. Try lang, parang ganun. Okay, introduce mo yung guest na. So, speaking of Diego. Speaking of yun, so our next guest are, for me, one of the most parang kakaiba na DJs. Not in the sense na weird, but in the sense na they can take you on a musical journey, kumbaga, from across all genres. One is the guitarist for Sandwich, and the other is the vocalist for Pedicab and... Monster Bot. And also member of Tarsius. And yun nga, the Diego. So, without further ado, please welcome Diego Castillo, Diego Mapa of the Diegos. Check. So, thanks for coming over. Thanks for having us. Thank you. Thank you. It's glad to be back. Yeah. As the Diegos. Actually, oo nga. Para episode 3 ata kami. Episode 3, ikaw. Episode 2, si Diego. Oh, 2 ako. The pioneers. Mas may value ako. Pero pandemic ako. Pareho. Ako nga. Pero ewan ko lang, ako 2 episodes ako. Pag si Diego, palagi ibang location. Galing ako magkwento eh. 2 episode eh. 5 hours. Most unwatched. Okay, sorry. Go ahead. Since napag-usapan na rin natin yung E-Heads na nag-US si Rayms, ano naman yung experience nyo DJing for,
yun nga, nung sa heads na... Ah, good question. Wow! Right on. Ikaw na, D-Maps. Yun yung biggest crowd na tinutugan ko ever. Ako din. So, as the Jegos, ano, together, biggest crowd namin yun. Quarter. So, thank you, Rayms. Thank you, Rayms. Thank you sa heads. Tsaka nagkaroon kami ng umap yung value namin. Dahil doon, parang, sino bang mga to? Pero, pagka... kunyari, actually, kung may nag-inquire na, can you send us a demo? Ito, send ko na yung video ng buong set namin sa Mica. Series Reds sa YouTube. Tapos may kita lang hits and everything na parang, ah, okay sila pala. So, 250,000 pala na nun sa inyo? Important people pala to. important DJs pala to. Ganun. So, nabubook kayo ng shows tapos hinihingi yung set list na similar? Naka-play. Well, after na, naging gano'n na nga. Pwedeng gano'n. So, pwedeng gano'n. Parang ito, the day that you left for the States, tutog kami ni D-Maps ng ano, sa Mall of Asia Arena. Corporate event. Corporate event. Tapos, ano kami corporate to? Events na kayo. Oo, pare. From Cubao X. Parang i-heads. Okay. Sarang sabi nila eh. Please welcome the guys that opened for the Eraserhead. Pag-ganong kami. Opening set din kami doon. Opening set din. So, ayun. Okay. Thank you, Rayms. Oh, yeah. Paano kayo nagkakilala? And then, bakit kayo nag... Ano yung common interest kami ni D-Maps na nakita nyo in each other? Magandang... Kaya parang, uy. Origin history. Oh, origin story ng The Jegos. Okay. Magandang tanong yan. Hmm. Si D-Maps ata kilala ko since, what, you were 17? Yes. 17 years old. Dahil... Monster Bot. Sunday Grabby Sunday. Sunday Grabby Sunday. Si Sunday Grabby Sunday was the first nung gig ever. Nung start kami as Sandwich and I guess a sponsor bot parang dahil medyo weird yung tugtugan nung this is 1998. Wala ang atang venue yung gustong kumuha sa amin. So swerte kami na yung Merricks, sila Jing. Merricks allowed Jing us to play. Garcia gave us a Sunday. Literally the worst tech time and yung patay na araw. That's okay, how so we were able to play and we ako doon ako natutong tumugtog. That was the prod of Sandwich and the Pinup Girls. And the Pinup Girls. And would get bands. Wala, hindi pa uso yung prods. Kasi sino ba naman gusto ng tutug ng Sunday? Diba? Pero sa simula, parang kami lang. Tapos eventually, puno yun. Pupuno yun. Hanggang Cheese, tumugtog doon. Wild. Greyhounds. Monster Bot. Tapos naging thing na siya. Naging thing siya on a Sunday. Ah, and hira. And then kids started doing bigger and better productions. So. Yeah. And so that's how I met D-Maps. And ako, there was no such thing as prods yata eh. Wala. Well, there's Club Dread stuff kasi. But it was kasi heads ka na kasi. But it was no. I think it was the invention of sina Jing Garcia din eh. True, we should because do it, you have sila the late may Backbeat Night kay Richard. Mm-hmm. Pero yun, bands that were all aligned together, there'd be pero in the same management. Tama. Yung ginawa namin, iba-iba talaga. May bands that we want to see. May yung Pinwheel na parang poppy na maganda. Meron may... What's a jazz band ni na Francis Reyes? Garlic. Garlic. We played like a... of course, Cherry Bomb. May hardcore kami. Cheese played for us long before na ano. Loads of Motherhood. Loads of Motherhood. I think it's all in the grip sand throw. Ano, they're all there. I think we got once sila Russell. Sudad. Tikbalang to play. Sila Ron Ruiz were my idols. Hi Mom. Played yeah. there. They played Sunday Grabe? Hi Mom? Ah, hindi ko tapos, nakita yun. Tapos binato pa ni Ron yung pustiso niya. Kay Mike. Sa drummer to ng teeth eh. Binato niya. Hindi ko alam yun ah. Are. Nag-hi Mom pa pala sila doon. Nagkaroon pa ng ano doon, riot. Nagkaroon ng mga crazy things. May mga basagan ng stuff. Alam mo ba yun, D-Maps? Hindi ko alam yun. baka. Pero wala ako nung night. Ayun, so doon ko nakilala si D-Maps. Si D-Maps, alam ko even at an early age. Ito, gusto ko lang sabihin dahil ano. Alam ko nang, and I've mentioned this a lot. Sa akin, nasa top geniuses. Musical geniuses ng Filipino music. And I've wow, said thank this you, a lot. Thank you. Kasi sa akin, parang lahat ng ginagawa niya from Monster Bot,
to, of course, Pedicab with Rayms, to his Egg Boy Egg stuff. Boy. Sobrang ganda. Yeah. His remixes, his lahat. Tarsius, of course, na paborito ko din. Iba-ibang genre, iba-ibang tugtugan. Tapos, like ko siya sabi sa kanya, sa mga post ko on my own pag-birthday niya, the nicest boy alive. Wala kasing bait si D-Maps. Nakita mo na ba nag-aaral thank si you, thank you. Never. Ako na, thank ako you. Minsan. minsan. Ito pa. Kailan siya nag-aaral? Ako alala. Huh? Ano, no, go. Hindi ko rin maalala. Galit na galit. Na, ito lang. Na, ibang tao to. Nag-ibang tao. Hindi ko pa nakita. Phoenix. sinulat. 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 Ngayon ko lang naramdaman yung wrath. Pero mabait pa rin. Mabait pa rin. Walang, walang kasing. sa Phoenix lang siya nag-aaral. Akala ko tama. Akala ko nga. Ano nangyari? Pag-usapan natin. Not on this show, pero na-hassle lang siya. So yun. Na-hassle. Yun. Tapos, isa sa mga pinaka-punk rock na tao na kilala ko, si D-Maps. Ako lang to ha. Meron akong gig na hindi ko na makakalimutan, Pedicab gig. One of the first. And I was working at on TV. Mm. I was shooting it with R.A. Rivera. Sinishoot namin yung Pedicab. Tapos siguro, di kilala pwede kasi malaking gig to. Huwag natin sabihin yung sponsor. Basta ang daming tao. Tapos medyo uso pa yun namamatoy yung mga tao. Pinagbabato ng piso. May video ko ng piso si D-Maps. Tapos ginawa niya, imbis na mag-alit. Pwede ka ba magmura? Oo. Tanginan, nagsayaw siya ng D-Maps dance. Pinagbabato siya ng piso. Tapos hindi pa ako nakakita ng... Hindi siya lumalaban. Dahil siya sinabing tigilin to. Yung mga piso, kasi vinifilm ko eh, puta bumabanda sa akin. As in, with intent to hurt him. Naalala mo ba to? Yes, naalala ko to. Oh, hindi ko to makakalimutan. Mega mall. Tapos may catwalk kasi. Which is, ayoko yun, may catwalk. So, sabi niya, tangin na, ako yung singer. Akit siya doon. Pwede bumabato siya ng mga tao. Non-stop. Didn't say, fuck you. Didn't say, stop that. He just continued dancing. Ano, kita sa dilim. Nasa backstage siya, tinanggal niya yung t-shirt niya. Puta may mga pasapa. Putang ina, wala kasing pangra. It was actually Raymund who said, who, kasi next sandwich, I remember exactly what Raymund said. So ngayon, kilala mo na kung sino ako kasi Raymund's playing keyboards. Siyempre, polite slip. Puto, sandwich. Tayo na, pero si D-Maps, di kumura pa. Ganun lang siya. Baka batuhin din ako eh. Pag-uwi ko sa bahay, nung shower, crying game. Wait, sandali. Paano na naging DJ? DJ. So, sabi pa ako magkakilala eh. So, pero ako fan ako ng D-Maps. Talagang, paano ba tayo naging DJ? Kikwento ko na. So, part one, part two. Doon mo rin una nakilala si Diego. Syempre. Yes, oh. Yes. So, tapos, di okay na. Friends na kami. Friends na may sandwich. Tapos may cambio na. Tapos may, I think may pedicab na. And then si Mitch Dulce, yung common friend namin. Did you have a TV show? Nauna yun. Oh, nauna pa yun. Oh, pero, iba pa yung ibang story yun. Pero nasa NU107, mm-hmm. Yung on nauna TV. Nauna ba yung DJ sa TV show? On TV show. On TV muna. Yun ba yung super si chunk? Si Diego din kumuha sa akin na talent. Yung hinahanap yung siya yung nakadiscover sa akin, actually. Ano yung Manic show? Pop Thrill. Manic Pop Thrill. TV show. With Jason Cabalya. Jason Cabalya. Oh, na co-host. With Ramon Bautista, R.A. Rivera, Diego Castillo, Diego Mapa, and Jason Cabalya. Parang ano pala to eh, Pedicab. Tapos yun nga, deep into the years, after on TV na nga to, nag tumiklop na sila o iba na yung format. Mm-hmm. Ganyan, then pumasok na yung ano, yung block party, disco punks, disco punk, like The Strokes. Yeah. And then yun yung environment, yun yung music at the time. And then I think may pedicab na nga. And then si Mitch Dulce, in-invite kami. Oh, do you want to DJ? Meron night sila Gian Romano and Kiko Escora na tawag ay Flux sa Manila DJs Club, sa which is in ano in Taguig. BGC. So Manila DJs Club, this is a DJ place na serious DJing DJ happens like house techno ganyan. And then in-invite, meron isang night Thursday na non-DJ's night. So, parang ganun. So, if you want to try, ganyan. So, actually, si Mitch,
si Mitch Dulce ang mother namin. Totoo. So parang ganun siya yung nanay namin. So any, tatanong namin, any format, parang oh, kahit ano, CDs, parang ganun. Tapos ano yung CDJs? Hindi pa kami nakakot ng CDJs, ha? Parang ganun, oh, game lang. So, gumame kayo. So punta kami, may mga ano kami, alam mo yun, yung mga case logic may namin. Case logic kami. Ganyan. So, but ano kami, a separate sets tayo eh. Separate sets. A separate sets in the kami. In the start. So, actually, Tagalog. Tagalog ko yung separate muna. Kasama natin si, ano, si, yung... Hindi ko naman maalala eh. Yung, the Dorks. Si Joff. Si Joff Cruz. Hi. Yan. Kasama namin yung DJ. Ibang, may set din siya, no? So anyway, so yung set namin doon, dahil wala naman yung, ang pinaka dance namin doon ay Chemical Brothers eh. Oh. And the rest, ano na eh, Gang of Four and The Kinks and Tomorrow Never Knows na Beatles. So ganyan yun yung minimix namin. Beck, Chibomato, New Wave. So sobrang saya kasi wala nang build up, wala nang pwede ko bang i-mention? Pwede ko ba i-mention sa mga nanonood dito na DJ? Yung ginagamit namin CD Pioneer CDJ 100s. Not 1000s. No. 100s. Wala yung BPM counter. Wala yun. Kasi now every other machine has a beep, meaning you'll know the speed. Nung panahon namin ni D-Maps, not only siya din di USB, CD siya. CD, real CD. Tapos, meron siyang ano, speed na yung meron, tawag dun yung... May pitch shift. May pitch shift siya. Pero walang indicator kung gano'ng kabilis yun. Meron, sorry. Wala ba? Okay. Yung unang gig natin, napalitan, bagbalik natin, meron. Pero wala talaga. Wala. Yun, tapos the afternoon, di ang saya, sobrang iba yung first night talagang. Sobrang saya, na-invite kami ulit. And it's an every Thursday thing, every no? Thursday, so parang pag naubos na nila yung rounds nilang friends, syempre mababalik ka na naman, may invite ka na naman. So, ano pa noon, wala pang hindi pa masyado malakas yung Facebook. May online like Multiply. Pero pag mag-invite ka, text invite text eh. So parang, text tonight, Jay, kasi yun, Jay, kumapa. Kunyari, Chica Stanyada, parang ganyan. Si Major Chi. Major Chi. Kunyari, tapos ano, free beer, kunyari, sale on cocktails or whatever, ganyan. So, yun yung text nila. So, parang naguluan na siya. Eh, kung the Jegos na lang kayo, parang naging ganun eh. Parang kung magkasabay na kayo, the Jegos na kayo. Tapos, so naging ganun na yan. And the Jegos, so, actually, kahit the Jegos na kami, separate pa rin yung sets, parang ganun. Until na... Nauna yung para lang madaling i-text. parang ganun. So, anong year yung conception, would you say, 2005 to 2005 pa rin. Within 2005 pa rin. 4-5 yan eh. Tapos, yung Flux, medyo, ano na, hindi na kami makasingit. Ang dami ng DJs eh. Parang ganun eh. Tsaka parang, parang, meron na kami, ito na lang yung gusto namin tugtugin, electro na talaga. Tapos, gusto namin yung remix. May, nagkakaroon na rin na kami ng sound eh. Guess yung mga gusto namin i-play. Parang ganun. Tapos, then pumasok si Jigger Divina. Na lockdown. No? Sila muna ni Jego yung ano, yung tropa, super tropa. Si Jigger ang manager ko since 2007. Talaga. Awa tayo sa mga pinaka. So meron kaming night Hey Boy Hey Girl. Na BGC din. Meron yan, diba? BGC din. Hindi naman, pero nakikita pero ko yun. Pero nagpe-play talaga ako sa totoong clubs. Ha? Totoong clubs. Tapos ginubok ko rin si D-Maps. Tapos yun muna, may posters pa yung gagawin. Kinakarir namin ni Jigger yun. Tapos kaya tayo naging The Jegos. Tapos naisip ka na parang, kung gawa na tayo ng group, parang band na tayo, The Jegos na tayo, parang ganun. Parang Ramones pero two DJs, parang ganun yung dating. So, yun na. Yun na yung naging ano, yun na yung ano, tapos parang manager ko na rin si Jigger. nagsimula yung friendship na ano, long time friendship with Jigger din, ganyan. And then, since on, The Jegos na kami, ganun. Nagtatampo na kami pag magkahiwalay na kami, parang, ikaw lang. ganun. Pero to this day, tumutugtog pa rin kayo as separate. Yes. Sino mga lumabas na natuloy na DJ from Flux? Besides Major Chi? Kiko Escora. Oh, until now. The artist. That's, Gian. Si Gian still plays alone. Si Carlo V. Carlo. Oh, sobrang laki si Carlo Actually, V. Actually, kasi Carlo nga, baka nga hindi pa siya DJ masyado nung time na yun. Tapos ngayon, naging inspired by Flux, madami. I think galing din dyan ng Future, the bar.
Oo. Ano mga bars? Na-influence. Sila Sam, sila Lea. Hindi pa sila, si, lalo na si Sam, hindi pa siya DJ. Oh, tama. Oh, hindi pa sila magkakilala din noon. pero actually nagkaroon ng ano ng Happy Mondays after ng Flux kasi parang nag-iba-iba na yung nag-spin-off na yung crowd na, na parang okay, we want to do this kind of thing on a Monday, which is Mulan naman is sila and yan. Sila Malaya that's ang Happy Mondays. Tapos nagkaroon ng zap kami ni Chi na sa ano naman sa may A venue. Tapos yung Jegos na parang time na medyo sikat na Jegos, Space Camp yun. Oo, oh, parang ano. Ano yung venue na yun? Rocket Room. Rocket Room. So, wala na rin yun. Kami yung Rocket Room parang resident. Downtown din sa Rocket Room. Actually, after nung Flux, nagkaroon ng parang acceptance yung open format nga na night. Explain na to our audience. Ano open format meaning kahit ano, anything goes talaga. So kunyari, bahala ka pagdating doon, parang everybody is into hip hop, parang mag-hip hop ka. Tapos parang kunyari, it feels like a funk night, parang binabasa mo rin yung crowd eh, parang kunyari nandito is yung mga reggae people or yung mga dub or Irish. Oh, so parang ganoon. So parang meron kang a little bit of dub. So open format and then pagka nandun na lahat ng friends mo, tsaka yung mga, nandito yung mga Fluxers, so mag-flux ka. Pwede ka na mag-play ng pero pag nandun si Erwin Adrenaline or si Mulan, parang, may techno din. Techno. Tatlo lang yung techno ko dito. pag nakita mo si Totti, patayin mo na. Ayan si Totti, house naman. Di natin kaya, alam, malinis. Tapos parang, of course, napunta na dun sa, blow out of proportions na dumating na yung I Got a Feeling ng Black Eyed Peas. And then EDM, nagkaroon EDM, na ng, ng open format na kailangan mo umabot sa mga top 40s. Doon na kami parang, parang wala na kaming mabat-bat na, yun na, dumating na yung... Ayun yung tawid din, that. Oo, parang ganun. Parang, pero now, we try to explore na parang take a little bit of the top 40s that you want to play, that you can play. Parang ganun. So, pero now na even na sorry napunta na ako dito. Go. Parang people are booking us, parang they think na parang open format, you can do anything you want. You can cross whatever, whoever's here. Parang ganun. Hindi, may limit kami, parang we can't do total top 40s, baka in-expect nyo. Or minsan in-expect kami na to do parang super EDM na parang yung parang super dubstep ganun. Oh, parang ganun, they think na we can cross, parang hindi na kami. So parang aminado din kami na ito lang yung nandito pa rin kami sa old school. So it always boils down to ano pa rin yung trip. Basta bahala na. Ganun. Trip mo pa rin. Kasi parang syempre baka magano sila, parang tingin nila na ang super galing nito, kaya nila kahit ano. Although si Chi, parang ganun siya. Chi, Major Chi, shout out to Major Chi, parang he can cross hanggang dun from My Bloody Valentine to Taylor Swift, kaya niya ata to, parang ganun eh, ganun siya ka, galing actually yung ano niya na, I think also yung sila Chi, they do whole night, 5-hour stuff, kayang-kaya niya, no problem. Sometimes pag the Jagos, pag may 2-hour allotment ka, siyempre, isip namin Dimas, parang hindi na namin bibigay yung... Sayang eh, kasi fun naman sa amin yun eh. So, hindi na kami piplay ng... Well, gusto ko si Taylor Swift, pero meron DJ mas magaling gumamit niyan kasi sa amin. So, sayang naman. So, tatry. Speaking of other DJs, sino yung mga, in your, both of your opinions, sino yung mga idol? Parang, sino magaling sa house? Sino magaling sa techno? Sino magaling? Totti. Isa-isahin natin. Isa-isahin natin. So, Totti, of course. Totti Dalmasyon of... Si Cyril. Cyril. Ang galing. Si Silver Filter? No, ibang Cyril. Well, si Silver Filter. Okay din. Iba yun. Iba yan. Pero si parang live tech. Which Cyril? Cyril Yari Santos. Yari Santos. Ano naman genre siya? House din siya. House din siya. Si magaling. Yung may Green Door? Kokoy Puyat. Magaling. Erwin Edrelin. Yan. Erwin, oh, magaling. Galing, Caliphate. Anytime. Ako si Arby. Si RB kahit saan mo siya isalang. Si RB, di ba, hindi siya techno, pero meaning he... Trey School? Ganun din yun, open school, format. Trey School, Trey Schoolero. Ako gusto ko si Kevin Vea, si... Yan. Miscellaneous. Grabe. Parang gusto mo 7 inches lang, parang. Red Eye. Si Red Eye. If you want, dub.
Carlo, gusto niya si Carlo. Oh, oh. Carlo V, si Kiko, gusto ko niya si Kiko. Si Gian, siyempre gusto ko sila lahat yan. Yung mga bago si Senya, nakakasabay ko. St. Vincent and the Grenadines. Oh, galing, marunong. Ito, meron akong funny story. Nakasabay ko, I don't think even DJ, si ano, si Curtis Mito. Mm. Kasabay ko siya sa auto. Magaling din! Parang, bo! Sabi ko, auto the bar, hindi yeah. Auto kotse. Napanood ko rin siya sa auto. Magaling! Marunong! Nanonood yata siya ng pod din pala. I think, so. Oh, I think shout he, out. Shout I out. Think, yo, parang he came there early kasi nag-turntables ako sa auto. Tapos sabi niya, aga mo ha, maraming ka pa. No, I've never seen anybody play turntables before. Mm. Siya kabata. So, ah, okay. So nanonood siya sa akin from 9 till 12. Tapos, syempre, DJ sa sakin ko, marunong to. Actually, outside yung marunong, may taste. Actually, ako ata yung clean. Clean is great, of course. Before you break the rules, you must know them fine. Pero siya, nagustuhan ko yung music selection niya. Parang, gusto ko itong mga songs. Nag-play siya ng, I believe in miracle. Music selector. Sino mga music selectors na? Oo, sabi ko, okay, diba? So, Daren, sino sa'yo? Mga music selectors na napanood mo dito? Local? Local, local. Akala ko sa Coachella. Sa local, I think, hindi pa ako masyadong naka-explore. Pero, yeah, yun. Parang di pa masyadong. Si Ian. Si Ian. Si Ves, magaling din. Si Ves, magaling din. Sergeant Ves. Yung Major Chief Sergeant Ves. Yung mga leisure crew. Magaling din. Si Nel. Si Nel. Nagpatugtog yan na panood ko siya parang weird Asian pop. J-pop. Iba-iba eh. Iba-iba. Ano to? Nils? Fascinated ka na kasi hindi mo maintindihan yung language pero maganda yung sounds. Yung unknown DJs. Sila, iba rin yung crew nila. Sila ML, sila Sam. Sila, yan, magagaling yung mga yan. Sino mga babae? Si Sam. Sino pang iba? Ako gusto ko na panood ko. Kasi producers na sila Bed Spacer ng pangalan ng mga yan. Parang ko na rin mag-DJ. Yung mga Manila Community Radio. Yung MCR people, magagaling sila. Sina Jorge. So, iba rin yun. Dahil yung school, mga daming kids na bago dyan. Narinig ko sila nung pandemic sa internet. Si Pamsi. Ayun, Pamsi. Si Pamsi. Pamsi. Nung nag-turns tayo ng 6 hours sa future, si Pamsi nakita ko. Galing nga, parang chugling siya mag-house. Kasi magaling. Tsaka nagpo-produce na rin siya. Mas maganda pa nga yung original. Actually, yung kwento, papunta na sila dun sa, they're going to be making their own music. DJ producers. I've been waiting for that. Parang it's not, they're not spinning per se. They're doing, they have their own music and DJ nila yung music nila. Parang ganun, no? Talo pa kami. Yan ang inaantay ko eh. Pero I think papunta na rin dapat doon eh, di ba? Sa Lamangkero, sorry, isa pa 'yon. Si Noel, si Noel. Simulan. Si Eric, parang paborito ko pa doon. Ako nga nagustuhan ko yung techno dahil kay Mulan eh. I couldn't stand techno, parang hindi ko naiintindi. I do not understand it until narinig ko siya sa ano yung bar nila na nagsara. XXX. Si Eric Bate, gusto ko siya kasi may malalalim na house. So, play siya nila Super Nature. Parang babuli. Ang guling ah! Parang may taste. Nag-taste. Marunong. May story. May storytelling skills. Yan ang magaling na DJ. May kwento. Sino sa international, sinong napanood nyo live na wow, grabe to. Siyempre, too many DJs. idol namin yun. Napanood natin yun sa BGC. Okay. Hindi. Ko napanood. Sandali. Saan sila? Hindi pala too many DJs. Tayo, Soul Wax na panood natin. Soul Wax na napanood natin sa New York live band. Pero si Justice napanood natin. Justice napanood natin. Galing nila. Galing nila mag-DJ. Ano ba Justice? Dalawa ba sila? Dalawa. Pero DJ set. Saya nun. DJ set yun. Meron akong maganda. Sa XXXX, nanood kami ni D-Maps. Parang 25 people lang. Simian Mobile Disco. Galing din nila. Inspire ako dun. Punta ko New York. Ba't siya nandito? Hindi ko alam eh. Inimbita lang ba ng... Alam mo, kasi nalang hintay
tayo. May picture nga tayo. Dalawa rin sila eh. Para sa Linda Diego's eh. Oh, paano ba't sila nandito? Hindi sila nag... Hindi yun De, official pin- eh. Pinromote sila. Pero parang... Pero parang mga 30... Hindi ko nga nabalitaan. 30 people eh. Ito nakakatawa. Pumunta ako. Sabi ko na di Joseph. A month later, punta ako New York. Nag PS1 sila. 5,000. Sobrang nila sikat. Hindi ko masabi. Kasabay na. Ako napanood ko si James Lavelle. Dito? Dito. Oh, dito sa maliit na bar. Si Katrina lang nag-imbita sa akin. Katrina Tuason. Malamang magaling. Ako, meron akong favorite na Detroit Swindler. Ay, yeah. Yeah, alam ni Daren yung kasunayan kong plaka nila. Parang nung pandemic, nanonood ako ng mga boiler room nila. Tapos nakaka-inspire. So kasi, ganun sila mag-spin. Parang the Jacobs lang. Kaya ko ito. galing sila. Galing. Speaking of boiler room, ano ang take nyo sa Philippine Budots na may resurgence sa Manila community? Tama ba? Manila Community Radio? MCR. Okay naman yung Budots, but hindi ko siya forte. Parang ganun. Ako just like anything else, parang because we also play in bands, hindi ko rin siya forte. Pero respect ko yung gusto mo eh. Of course. Siya kasi DJ Love. I mean, nakita ko yun, ginagawa niya nung pandemic yung show niya. Pinapanood ko rin yun eh. Parang, and ang pagkaalam ko, marami dun ginawa niya yung tracks. So, sobrang respect dun na... Oo, kasi material mo yun eh. Ito yung next. Magkakaano ba? Just like, it's a legitimate invention sa Pilipinas. It doesn't, wala yan sa ibang bansa eh, di ba? Kutob niyo ba magmo-morph into something else, just like reggae morphed into dub and or ska morphed into reggae. Would Budots morph into I don't know. It could be. Ako, go. Sorry. Go. Kunwari kasi na naisip ko, nakita na si Ali, si Teenage Granny, na nakita niya yung scene na yun, and she has her own techno din na new school. Separate pa. Hindi pa. Diba? Hindi, tapos paano pag nag-integrate na yung mga bagong DJs and Budots and then, diba? Parang, I'm hopeful kasi parang ganun naman na-invento yung mga drum and bass and house and all the, it's sub-genres, diba? Hindi lang, ako nga na-excite ako na itatranscend pa nila yung what Budots. That's what I'm excited about. Doon ako excited kasi hindi ko siya pero meaning para sa akin, diba, sa ears ko okay siya, but I wouldn't personally lang, it's just the taste. Mm-hmm. Hindi ko siya pi-play out, pero pag yan na tweak mo, papunta na parang iba na to. Budots yung nature. Mas advanced na. Oh, they're excited daw kasi there's a 16 year old right now in his bedroom. Mm-hmm. Na parang kakayanin ko to. Pero yung Budots, may Western influence pa rin siya. Of course. So, actually, yung pagka two-step siya, di ba? Anong favorite discovery na genre nyo ngayon? Ako, recently, si Daren hip me to, pinag-usapan lang natin kanina, si Skrillex and Fred again. Ano yung mga bagong ikaw muna, mauna ka. Sino yung mga bagong discovery mo? Ako, or yung genre? Yung kay Diego, yung mga soul wax, ganun. Mm-hmm. Tsaka yung Kerry Chandler. Bawal ba sabihin yun? Hindi, classics yan, mga yan. Ano yan? Hindi natitibag. Grabe. Hindi natitibag yung mga yan. Magagaling yung mga yan. Yung parang, kunwari nakikinig ka lang sa Spotify or narinig mo lang parang, ano to? Tapos napadig ka na, napa-research ka na online. Ano yung ganun mo recently? Ako parang medyo tumagal ako sa yung mga afro na mga luma. Afrobeat. Mga tsaka mga Brazilian ganyan. Parang hindi mo sila maubos eh. Ang dami-dami talaga eh. Na parang yun yung parang yung laman ng Spotify ko ngayon. Na parang kung ano yung sinasuggest nyo, isa pa to. Parang hindi sila naubos eh. Parang ganun eh. So, nandun pa ako sa although nagkaroon ako ng bagong love kay Skrillex din. Kasi parang din, ang galing ng production niya. Nung pinatugtog ni Daren, hindi ako makapaniwala na si Skrillex. Tapos, parang yun, hindi naman tayo dubstep people. Tapos, pero nung nag-morph ginagawa na siya. Niya lang sa Ableton, di ba? Parang, well, Ableton talaga siya eh. Diba? So, parang in the box daw siya. So, parang na tawag dito. Wala nga ata siyang desktop. Yung... laptop lang talaga siya. Wala siyang hardware. Wala siyang desktop. Parang ganun. Wala ata siyang keyboard. Ganun. Pero grabe rin. So, ang galing yung Brazilian music mo, is it purely Brazilian or merong Brazilian by way of Japanese?
Hindi, parang siyang ano eh, mga 60s, 70s, ah, okay, 80s. Okay. So may boogie funk na Brazilian, mm-hmm, parang may mga afro na 80s. So parang galing nito, drum machine so pero mga afrobeat siya. So parang raw yung mga daming ganyan. Meron ako yung dating niya. Yung Middle Eastern yung Habibi funk. Ayan, pag na-start ka sa pag na-start mo na 'yan, wala na. Parang ah, okay, malayo pala yung research so. Yes, di mas yung pag nag Habibi funk. Oh, so research so eh. order ng plaka centric kasi to. Ito. For example, sa spin ako, yung first hour ko, parang ganyan, may Brazilian ka, meron kang Fela Kuti na Afro. Kasi pwedeng tro, tagal nang bago magbigay ng ano, para so ayaw mo na mag-play ng house, para pwede ba apat oras na ganito? So, yun. May na-discover ako from you nung pandemic. Thai funk ba yun? Thai funk? Oo, isa pa yun. Nag-deep dive ako doon. Sobra. Dahil mo mga... Yun yata yung genius nung... Parang although wala kang maintindihan. Wala kang maintindihan. Pero yung music moves you in a certain way. You know it's not American or British or Filipino. Iba yung funk nila. Iba yung kanto. Meron din ako mga gusto na Hapon. Iba yung J-pop ah. Meron mga Hapon. Iba rin yung City Pop. Iba rin yung City Pop. Yeah. Ito yung Hapon na funk. Parang, wow. Mind-boggling din yung... Ang gusto kong Hapon, Japanese dub. Parang yan lang. Tsaka yung bass music nila na hindi ko ma-explain. Hindi dubstep eh, pero parang Japanese bass yung... Hindi ko ma-explain. So, yan, masarap yan pag DJ sets namin na turntables na parang anything, open format nga. So, parang sa start ka ng... Parang DJ Shadow yung simula ng lahat eh. Parang ano ka nangyari dito? May mga samples, may mga parang... Tapos pag yung Habibi Funk na nagsalita na ng Arabic, parang nababaliw ako, ah, ganda nito! Kasi pinaintindihan eh, di ba? Parang yung mga comps na ano. Galing. Tapos, yeah, alam niyo ba to? I'm sure meron si Dioms ito. Yung kasi, dahil yung Rosano Records naglalabas ng mga numero group. So there's a Habibi Funk compilation where there's always great artwork and great stories. Now they were doing it against some sort of, kasi may mga restrictions, Afghanistan na Muslim base, pero fuck, napapatayin sila pag nahuli silang ginagawa yan. So sabi ko, ito na siguro yung pinaka hardcore Talo Fugazi kasi parang punk pero may punk pero funk yung punk funk, meaning they were doing something kasi parang western influence, bawal yun eh. Mm-hmm. Well, I was reading you mean the history of the music piece, hindi yung the act of releasing it. Yeah, the idea that they're yung Habibi Funk kasi American yan. American inspired. With tabla, but it's American inspired. May liner notes eh. Parang nakikinig sila ng mga Motowns. Ito yung kanila. So, pero well, nung time na yon, mas lalo na yung hardcore, ano, bawal. So, binabasa ko sa mga apartheid, mga ganyan. Sharif don't like it. Yun na nga! Very good! Rocks the house! May na nga sinabi. They're gonna let that raga drop nga eh. So, sabi ko, Totoo pala. Yung mga pictures, mukhang flux yung mga pictures sila. Pero late 60s, early 70s, parang sabi ko, okay na akong mahalin to kasi ang ganda na nga. Tapos buwis buhay talaga. Yung mamamatay ka pag nahuli yung party mo. So anyways, may mga numero groups si, research niya. Si Bass Relief, si Lloyd. Si Lloyd. May remix siya ng Buhol-Buhol. Sabi ko, anong tawag sa music na to? Patay na patay din ako, Jersey Club. Parang dug. Parang foot, ang tawag dito? Footwork. Pero hindi ko alam na may dance pala yun. Pero pag naririnig ko yun sa hip-hop, parang... Ito ka basically. Pabalik ka ng MIA. Mga luma. Marami pala mga raga. Kasi hindi ko alam dati. Parang gusto ko yung beat, tapos naririnig ko yung mga Habibi stuff na kinukuha natin. Parang, okay. Dito pala yung tempo na ano, parang yung clave nila galing. Yun yung clave nila. Ito yung tapang to. Ito pala yun, parang okay na nakita mo sa Beastie Boys, na nakita mo sa ano, pero pag nakita mo yung Ground Zero na namamangha ako eh, parang pangit ng tunog, Rayms. Yung pagka-master parang ano, pero ito pag na-feel mo parang kapaliw. Anyways, yun ang kwento ko. Since na-mention na natin kanina yung mga DJs na magagaling, maraming puro solo rin, 'di ba? Ano naman yung medyo challenges about
with DJing na dalawa kayo? Ganda talaga, may challenges ba? Or meron ba? Mas madali ba o mas mahirap? Or paano pag ayaw mo yung song niya or ganun? Wala naman, madali lang naman yung ano, yung ano lang kami actually pagka binibigyan kami ng parang ito lang yung tutugtugin natin tonight ah. Parang kami parang kasi ano kami parang we want to go everywhere. Yun yung goal eh. Parang from magsa-start kami dito, yung ending malayo-malayo na. Pero parang hanggang dito lang kayo ah, 90s lang ah. Parang okay. So parang pag may restrictions. Pero ang pinakamasaya namin shows yung walang restrictions. Yung talagang gawin niyo yung gusto niyo gawin. Yun yun. Bigyan ito yung dahilan na kinuha namin kayo. Okay. Ito. Bigyan kita na example kung paano nagsistart. Para sa lahat na nanonood. So let's say 4-hour set, tas turntables. Lagi kong tanong kay D-Maps, saan gusto magsimula? Kasi gusto ko mag-start. Magaling si D-Maps parang, sure mga hindi nakikinig, hindi nanonood, tas hindi masyadong aware sa DJ stuff. May speed, may BPM, how fast it starts and where it goes. So I always, lagi ko sabi kay D-Maps, saan gusto magsimula? Ito tayo muna. Magaling si D-Maps mag-set ng mood. Kasi hindi mo pwedeng i-ano na agad yung party rocking na kasi. Apat na, baga pa eh. 9:30 pa lang. Wala pa tao eh. So si Dios pa sabi niya, time mo na start siya yung mga ganun. So asaya, tas in your brain, napipili ka na ng records na bagay. More often than not, pag turns, meron mga songs na hindi ko alam yung piniplay ni T-Maps. Tapos magsasabi, ang ganda niya, ano yan? Meron siya stuff. Bagong bili. Tapos ang goal ko, alam ko yung balor na yun. Meron ako, sabihin ni Dios, meron ako dyan. Meron ako dyan. So it's a conversation between the two of you. As well as the crowd. And I am also excited to play with Dios kasi pag sinabi niya, dahil kung bago, ibig sabihin, malamang hindi ko pa challenge alam. Challenge yun. Tsaka, hindi ko pa narinig eh. Parang may mga stuff. Naka-excite din. Parang, tapos, dahil di ko alam yung BPM, dadayaan ko, tatap ko yung BPM dun sa mixers. Para. Yes. But even then, wala na. Parang sing it on something or masaya. Or D-Maps will tell me, pa-play out. What does that mean? What does that mean? So he'll say like, it's a song I've never heard before and then nakikita niya ako na minimix ko na. Sasabihin niya sa akin, wag muna. Kasi yung outro nito sobrang ganda. Alright, I got you. Pa-play out, ang ganda nung, tapos marinig ko, oh nga, no, ang ganda pala nung outro nito. Tapos, or conversely, sabi ko, D-Maps, palitan mo na to. Maling basa ko, hindi trip na tao. Ano mo na, patayin mo na to. Pag binitawan mo yung, pag nagganon ko na, parang nag-playoffs pa nakita ko, hindi nila trip. D-Maps, patayin mo na, palitan mo na. Game talaga siya na masaya. So. And yung pinakamasaya na point, yung pagka na-play mo na lahat ng mga type mo, tapos nakatayo na silang lahat, tapos doon mo na ibibigay yung mga surefire hits na ano na. Pagpasok ni Raymund, alam ko ipi-play out ko, parang meron si Rayms, dumating na si Rayms, o si Save ko. It's kami na lang nagkakaintindihan, whether it's Big Audio Dynamite, alam niya na para sa kanya yan. Pag pumasok sila Hux, meron akong dalang hip-hop, alam na nila na para sa kanila yan. Pag pumasok ka, ngayon dahil Kerry Chandler na yun, ano, pag ginamit mo, sa akin yan. May mga Musty Kiko, piplay ni D-Maps yung MGMT or ano. So masaya, parang, gusto ko yan. Masaya. Or yung t-shirt nito, Wutang. Naka-wutang, so alam mo, nakaturo ako. So yun yung reading the crowd rin. Lasing na to, lasing na to. Alas na ako. Alright, ito makulit na to, makulit na to. Wait, ito. Speaking of lasing, how do you deal with people na please play this like the wrath of all the DJs? How do you guys deal with that? Or abutan ka na lang ng tissue. Ande, ako parang yung next DJ, meron niya. Ganun. Okay, tanay mo si Diego. Parang meron, pero more often nilipat dun sa kabila. More often na try naman namin. Pero pag, kaya ako favorite pag the turns yung Diego set. Kasi ang sasabi ko, ito yung crate namin, if you find whatever, I guarantee you, yung next song yun. Kasi nagtsaga ka eh, sisilipin mo eh, diba? So pwede yun. Oo naman. Kasi paano yung ano, here's my cellphone, play this. May ganon, diba? Si Diop, sobrang bait niyan. Gagawin niya yan. Ginagawa niya minsan. Ibigyan mo ng ano, ng mini jack? Minsan doon. Ginawa ko na yun. Maraming beses na. Nakita ko si Dios eh. Parang, okay, we'll play it. Yung cellphone niya, nasa YouTube,
Papasok kasi four channel sa mixer. Sa aux tas. Pero hingin ko sa ano, hingin ko sa tech. Sa tech. Pag wala siya, wala. Wala. Sorry, wala eh. Parang gano'n. Okay. So, dapat yung house may mini jack for the... Tsaka pinapakita ko na tinry ko. Parang, parang. Pero pag ano talaga, kunyari, tinignan ko, sinisilip ko, kunyari mukhang pwede naman ito papunta na dito okay. Dahil wala na kami mapuntahan. O sige, baka ano, baka pa, pag pinili namin yan, mabuhay kayong lahat at pwede pa namin no. Digitan yan. What's diba? The weirdest parang request? Ganun. In all these years. Meron akong ano eh, Papa Americano. Papa Americano. Hindi ko nga alam yun. Wala ako na pero ito, meron akong trick. Pag generic na parang EDM, sa panahon ng EDM, dami talaga eh. Mag-name ka ng pinaka-famous na Calvin EDM. Harris. Kanyari, gusto pa natin yung mga... Kanyari lang, hindi ko lang. Ang gagawin ko, mag-play ako ng 125 na, kanyari, Soul Wax. Tapos tuturo ko siya. Siyempre, nangyayari, may hiya siya na hindi niya alam. So, parang, yeah! Kasi, alam ko rin, hindi mo rin naman kilala. Avicii! Pa-play ako ng something na iba, pero banging, pag ganoon ako sa kanya, sarang, yeah, no! Parang, siya rin mismo! Tapos, cheer sila, hindi sila aalis. Kasi hindi specifics, niya sinabi yung track. Sige, you play some Avicii? Yeah, man, Avicii! Play ko, Chemical Brother, hey, boy! Kasi nagmisan-misan, nasi-sense ko, may group of, nagpapasikat ka eh, may girls ka eh. Siyempre, ayaw ko i-deny yan. Thank you! Sabi ko, diba, play ko. Unless yung specific song, parang mahirap. Pero ang daming beses ko na ginawa yan. Actually, ngayon, mas courteous na natin yung crowd. Parang ngayon, actually, sabi ko na pag wala ko yan. Hindi, wala eh. Parang ganun eh. Naintindihan na ng crowd. Kasi dahil nakikita nila dun sa Instagram, di ba? Parang you should, ang dami na yung mga you should respect the DJ. So, woke na rin sila. Alam na rin sila. Di ba? So, and after the pandemic, medyo nagkaroon ng ano, DJ ethics. Parang tsaka, may matutunan sila. Nakakatawa, Rims. Minsan nagpa-play kami, parang nag-coffee gig tayo. Saya nun yung sama si DJ Honey. Yes. Nakikita ko na ano yung app? Shazam. Madami. So ako parang tatanong niyo sa akin, sasagutin ko yan. Kayo naman. Hindi ko swapang eh. So natutuwa ako. Parang marami tatanong, what is this song? Parang, okay. Young person liking some strange music. The future is if good. If you're a young person who wants to say good DJ music, where do you go in Manila? Gandang tanong yan. Marami. Future. Yan. Is in Poblacion. Futurist. Ako, favorite ko bagong joint, Annex House. Saan yan? Sa Poblacion. Poblacion. Nag-enjoy ako. The other night, saan ka nga? The other night, sa kilala ano, ay sa Makalisima Square. Nokal. Nokal. Veteran. Mga bago, apoteka. Yan. Okay yung apoteka. Sa may poblasyon doon. Poblasyon. Boogie, okay pa rin. Okay yung boogie. Sa may poblasyon din, Kalayaan. So, you gotta go to Boogie. Actually, kung naghanap kayo ng DJs, punta na kayo poblasyon, umikot-ikot na kayo doon. Yung ano? Yung kinaiyan, saan yan? Ay, Makati rin yan. Fono. Poblasyon din yan. QC nila, meron sila. Mono. Fono ang nasa QC. Fono. Mono ang nasa poblasyon. Maganda pareho. Yung kay Ian, galing nag-play lang ako last week. Masaya. Masaya. Speak easy siya. Sa QC. Otto. Puro poblasyon eh. Sa QC, meron pa ba? QC, Good Vibrations. Actually, sa Kubawex. Meron DJs na doon. Int X. Nasa Kubawex na yun. Although, Kubawex hanggang 12 midnight lang yun eh. Int ba yung may parang camera booth? Yes, tama. May photo booth yung entrance. Yun. Sa South ba? Wala. Di pa tayo na-invite eh. Sa South? Oo nga. Kung gusto nyo kami invite sa South, pwedeng turns, pwedeng USB, pwedeng kahit anong. anong price difference if they hire you for USB, CDs, or turntable? They can get in touch with Jigger Divina at Lockdown. I mean, iba-ibang rate ba yun? Hindi, ibang rate. Kasi iba-ibang kunyari, iba rin yung kung may gear na sila, like CDJs, pwede ka na magdala ng USB. Sa bawah harap. Pwede ko i-mention, pwede kami pumunta kahit sa bahay ninyo. May rate. Like, we'll bring our turns. I'll bring the turns. I'll bring the mixer. Kung may house kayo, meaning a house party.
course, we can. What about speakers? Do you bring ayun speakers? Lang, they'll have to rent out the house. Okay. But that's cheap enough, okay. Diba? So, and then we'll play out. So you bring the hard, the DJ hardware. We've done it a lot of times. We bring sila. Basically, two turntables and a mixer. Exactly. Yes. Okay. And then, ano, we've done, ang Jagas kasi medyo nakakapunta yung birthday party ng tropa. Kailangan na ng mix, ng speaker para sound system na kayo. magandang, ano, magandang. Hindi kasi, gusto ko i-mention yun, because ayokong i-shortchange din yung tao na sayang kung pwede na sana sa garahe natin na ano, pwede namin gawin yun. That, yun nga yung essence. Pero garage yun. Garage. Two-step. Pero yun, pwede yun. Pwede namin gawin yun. Kasi totoo pwede naman yan, eh. Pwede yan. Anywhere naman we can play. Tsaka kayo bahala sa noise permit. Oo. Nag-La-Union nga ako eh. Bago mag- oh, La-Union is a good place. Nung bro. Last kong yung Shrine of Satisfaction, kiddo, the last gig I played prior to the lockdown is I brought my turns, I brought my mixer, went to La Union, played the show. Pwede naman yun eh. Pupunta namang si Diego, ginagawa rin yun. Pupunta naman kami. May singil yun ah. Yung kasi, parang libre kasi, eh, no? Kasi mabigat yung turns tsaka mabigat yung mixer. Pag, if you're a new DJ, where do you start? Si Darren's starting. Where do you start? What do you do? You buy the gear first or gandang tanong. Ano, marami naman diyan na parang freeware na entry level na mga software. Yeah. Na, do you need a controller? No, wala. I-mouse mo lang. Oh, if you want to see how it feels like, 'di ba? Mag-mouse ka muna, mag yung mga downloads mo muna ng ano, i what app do you virtual suggest? DJ. Yeah, Record box is free. Ayun, yun yung yeah, ano ko. All you need is a mouse. Pioneer Record Box is if free. You can count 1, 2, 3, 4 year. And maraming phone apps. Marami din iPad record apps box na app actually. Yes, yes. Tapos pwede mo i-load na touchscreen na siya. Tama. May parang tama. Tracks na doon. Pwede tractor, meron silang freeware. So, pwede ka mag-start doon. Tapos, actually, pwede ka na mag-gig. Na, yun, kung hindi ka masyadong mapili na phone yung dala mo, di ba? Mm. Parang, pinaset ka, dala mo yung phone mo. Pero, wala naman problema yun eh. Sagutin ko. Basta mag-deliver mo yung... After you've done that, how do you start? You ask your friends, may party ba kayo? Ako mag-DJ. Yun lang yun. Meron ba kayo? Magiinuman ba kayo sa Sabado? No, pare, salang ako. That's the same. It doesn't matter if you're doing nokal or sa bahay. No, pero ganun din naman yung gagawin mo same eh. Training, it's the same training. It's the same training. Now, if you wanna graduate to hardware, ano yung entry hardware? Anong? Ayan, marami ng controller na actually, if on a budget ka, you can go to Facebook Marketplace. Hanap ka lang ng mga actually, yung compatible sa controller mo. Or, kung willing ka to explore another software at mura lang yung controller mo nakita, kunya, 3,000 or 2,500 on a sale, di kunin mo yun tapos pag-aralan mo paano mo i-gagamitin with your... What brands do they, should they look out for? Pioneer, Serato, Tractor, actually, yung tatlo yung pinakamasaya. You can't go wrong with Pioneer, Serato, and Tractor. Ano ang... Although may iba pa, may virtual DJ. Yung virtual I forgot DJ, the others eh. Yung nga ako nagpa-practice ano sa Biden. Ano ang dream setup? Dream setup. Gusto ko magkaroon ng totoong CDJ. So like yung CDJ, 2000. CDJ, and then pati mixer. Pati yung 2000 din. Ganun. Tapos okay na ako doon. Ako din. Yun forever. Lang naman ang CDJ na kailangan mo eh. Ako sana, gusto ko sana ng bagong... For yung turns ko, although I have a rotary mixer, gusto ko pa sana nung may rotary kasi na may onboard effects. kasi yung akin, although ang ganda niya, wala siya mga effects. Pero okay, gusto ko sana na may ganun. But, laban ko. May bagong rain mixer. Ah. Maganda yun. Ah. Kahit anong rain. Ano to? Rotary to? Yung bagong rain na unit. Yung Denon may bago rin yata. Ano parang... Denon, maganda rin. Yung bago. Parang pwede ka mag-online. Pwede ka mag-DJ ng Spotify. Oo. Ganun. Yung record box may beatport. Kay Juno, na nakita ko. Ang record box may beatport na. Kakakuha lang nila. Ah, ganun man, talaga. So, parang kahapon. Bluetooth na lang yung ano? Kailangan mo mag-internet. So, kunyari, walang laman may yung... May phone ka, tapos controller so, lang. So, kung hiningi mo sa akin na buhol-buhol,
pasok ka na. And then lalagin mo yung account mo. Akin na rin. Akin na yung ball or akin na yung ano. Kumuhi ka ng Papa Americano, kaya ko na. Kaya ko na. Tama yun yung purpose. Hindi yung purpose na. Diba? Pwedeng kahit ano. Tama. Sige. Tapos ibibim mo sa deck one pack. Tama. Sa akin na yung Papa Americano. Tama. Tama. So, yeah. That's ako, last question before Daren. Where do you get the records? Well, unless sabihin nyo sa secret. No. Or where's the best place to dig in the city? Paplug ko na yung record store ni D-Maps. Yes. Oh yes, yun muna. Instagram, Rosano Records. So, at Rosano Records. Nagbebenta ako ng records sa Instagram. So, check out ninyo. Maganda. Kung mga... in affordable prices. Tapos, mix of old and new. Ayan. Yun, dun ako, kumukuha ako kay D-Maps eh. Tapos, kaila Arby sa Tres School. Where is that? Tres School is at Bonnie Avenue, walking distance sa bahay ko. There's also one in, they have a, saan nga yung kubaw nila? Sa Good Vibrations? Oh, wait. And then, Alimol. Alimol. Then you have Good Vibrations. In Cubao X. And then Cubao X, marami din mga thrift doon. Yung vinyl dump. And then, basta thrift is good. Kahit saan, sa Kamuning, okay yan kung on a budget kayo. Kamuning, doon sa Kamuning. Sa pa-practice. Sa tapat doon. Pangalan nun? Pangalan sa tapat. Surplus shop. Parang yung surplus shop yung harapan. Oo. And saka yung sinasabi ni Diaps, yung thrift, kasi doon ka makakahanap ng plaka eh. Yun talaga eh. Yun talaga yung ano eh. Depende kung ano yung trip mo ha. Kung DJ ka din, producer ka na naghanap ka ng samples, the best yun. Kasi ano eh. Four new titles, The Grey Market. Yan, kaya Jay. Backspacer. Backspacer. Where is The Grey Market? In White Green Hills. White Plains. White Plains. Meron rin Green Hills. This is Pop. Yung kay Toti. Kay Toti. Yun, maganda yung selections doon. Sa Makati. Makati. Backspacer is... Spindle Hole. Sorry, sinasabi ko na yung friends ko. Backspacer sa Pasig yata. Pasig. Yung sa tabi ng bahay ninyo, napitin natin. Yung... Oh yeah, sa Marikina. Wax Trucks ba yan? Wax Trucks. If you go to Instagram and you Google these things, parang okay lahat yan. Okay. And ano ninyo yung may physical store also, puntahan ninyo kasi kailangan ng tulong ng mga yun eh. Dahil, it's, you know, so, ayun. Yun na yun. Yeah, last. Ako naman, last question lang. Parang, ano yung pag-DJ? Pwede yung pag-DJ sa inyo? How do you handle romance? And ano yung pinaka-rewarding na part about it? Kamo na, Dima. Rewarding. Siyempre, yung selection mo na tinanda mo yung favorite mo, tas pag nagre-react yung people na nadidig nila, so ibig sabihin nag-pay off yung studying mo kasi parang research yan eh. Totoo. Parang ganun. And your investment on a, for me, parang when you invest on a piece of record, parang ba kunyari, may presyo to, babuin ko na lang to sa gig, pero pag pinili ko sa yung record na yun, tapos nagkaroon ng reaction, nabawi ko na siya, parang ganun. Or nabawi ko na siya doon sa TF ko tonight, parang ganun. ROI na. Parang return of investment yun, parang ganun. Pero yung, tsaka yung research mo, parang itong pagsisequence mo ng stuff mo, ng dalawang araw mo, pinag-isipan mo ng Monday, gagawin mo ng Friday, tapos biglang na-deliver mo yung goods. Yun yung pinakamasayang moment na yun. And then, after that, somebody will get you kasi they dig what you did. And you get to play your format. Yung ito yung ginagawa ko talaga. Hindi yung, actually, okay, may mga weddings na you have to play for everybody. May ganun. Pero pinamasarap yung show, yung nakuha ka dahil because they saw you at foaming at the mouth, diba? They know your stuff. So parang yun yung pinaka-rewarding. At sana ito yung pwede mong gawing along until you're super old na, and then you can still rock it with the same, with your taste, diba? Parang ganun sa akin. Same. Ako, isa pang pinaka-rewarding, when I go to venues and I see young DJs, and I know for a fact, nanood sila ng set ko o set ni Dios de Jagos, piniplay out nila yung sounds. Ako, meron akong example. Meron akong, feeling ko, ako lang, kasi Haji Alejandro, ako pa rin, syempre akin yun eh. That's, I know for a fact that this is my track. I bought this record, this is what I do. Or feeling mo ikaw lang nag-drop. Ako nag-drop na to, di ba? Hino, lahanapin. Pagpunta ko sa nakita ko may ibang
Na-chatter tag nila ako. Siguro na, so parang polite naman sila. Pero ito ang hatatag me. Pero alam ko, oh, I'm so happy that some other DJ said, this is a great 115 banging track and whatnot. And you have, or yung mga weird music na piniplay out namin na para kita ko na not only does it transcend dun sa people, dun sa audience, pero some other DJ said like, oh, you know what, Sam, hindi ka naman swap. Dapat lang, di ba? So pag play out mo, wait. Tsaka hindi na mag-mention ng names. Minsan, pumunta ko yung set na naman. Oh, Jegos yun. Oh, Jegos na naman yun. Oh, the Jegos track na naman. Parang sunod-sunod din. Pati yung mga yung kung paano namin ginawa. Parang, parang okay pati yung build. Meron ako nakikita na, alam ko na, kunyari, yung Strange Radiohead, pati may J. Cole ka, parang akin to eh. Kinarir ko to eh. Ginagamit ko to for 10 years. Parang pati yung two songs na gagamit. Tatawa ako. I mean, anong fan? Parang, okay, nakakatawa naman. I mean, hindi naman ako gumawa ng mga kanta. Ano gumawa ng mga kanta na yan eh. Ako lang umisip yung sequencing niyan eh. Pero para so sometimes, oh, okay din. Part of it is that. And of course, the joy is when people just say na, ang saya nung gabi na yun. Wala akong maalala sa'yo, wala akong sa'yo. So, lasing sila. Job, diba? Well done! You know what I mean? Ayoko mang alienate Daren, Rayms, parang pwede naman, mga ano, may ganun, pero ayoko, gusto ko sana, enjoy kayo, bayad kayo, papasok dun eh. Fun times yun. Yun lang. Okay. Yan. You can find the Jegos in their social media and hire them through Lockdown. Lockdown, Jigger Divina. Thank you for spending time. Thank you. Thank you. Thank you so much for having us. Thank you. By next month, this time, may mga bago ng DJs. Thank you. Bye. Thank you.